you feel vanilla skin after my suffering and damaged skin by a year. But before that, my one moisturizer was on my lips. Tapos na lang, nakapang moisturize na. And guys, ang ginagamit kong toner dito is yung Hydrating Balance Toner from BYS yung skin. Yes, nag-change talaga ako from Demo Republic. Pero sobrang gumanda yung skin ko sa Demo Republic at saka babalikan ko yun after ma-okinate yung face ko. Kasi nga, hindi ko pala alam na damage na yung skin by a year ko. Kahit anong gawin kong daily routine ng mga skincare ko. Never naman ako nag-skip. Religiously ko naman silang ginagamit. Hindi ako nag-change. Like, straight Demo Republic talaga yung products ko. But for some reason, hindi talaga nag-effect. Instead, mas grumabi yung breakouts ko. Yun pala, damage na yung skin barrier ko. Meaning, yung skin barrier natin, yung pinaka-top layer ng skin natin. Tsaka nag-change ako lahat. Bumili ako ng skin, na cleanser, sobrang mild talaga. And yung moisturizer na ginagamit ko is yung Lux Organic, yung aloe vera nila. Yes, sobrang laking tulong niya sa akin. Ginagawa ko, nilalagay ko muna siya sa refrigerator. Tapos pinapalamig ko. Kasi sarap niya sa skin pag malamig mo siyang nilalagay. Swear. At hindi ko yung tinitipid yung paglalagay sa face ko. Kasi nga, kailangan ng hydration yung skin natin. Lalo na sa mainit na panahon. Ay, grabe. Nakakatuyot ng skin. And pinapatuyo ko siya kahit paparo sa skin ko bago ako maglagay ng another skincare. The way ko pinapatuyo yung moisturizer, ginaganito ko siya yung scratch ko siya sa face ko. At the same time, minamassage ko na rin yung face ko kahit paparo. See, dati nyo naman yung improvement ng face ko ngayon, like, nakakatuwa. Ito, closer ko yung face ko. Tingnan nyo. Oh, ang ganda! A mark na lang talaga yung natitira, pero there you go. Tingnan nyo yung improvement niya, be. Ang ganda. I can't believe it. Hindi ko alam na ang kailangan lang pala ng face ko is painumin mo, hydrate mo, i-moisture mo siya. Kasi yun yung rason bakit nadadamage yung skin barrier. Oh, hindi ko siya alam talaga. I'm just using my skincare na pag naging okay sa akin, nagiging loyal ako din sa skincare na yun. But unfortunately, hindi ko alam na madadamage pala yung skin barrier ko. At saka yung Snail Aces, ngayon ko lang siya dinagat sa skincare routine ko. Pero so far, ang ganda naman ng effect. Wala akong any irritation, walang breakouts or anything. Instead, mas lalang gumanda yung skin ko. And I'm sure it helps a lot para makarecover yung skin ko. So, backstory lang, nag-start yung skincare, yung skin something problem ko is way back last year, November, I think. Sobrang kunting dust lang sa face ko. Sobrang nag-break out na ako. Until hindi ko na talaga siya na-recover. So, yeah. Pero ngayon, tingnan nyo naman yung face ko. Diba? Ang ganda. Ang laki ng improvement. And yes, gumagamit pa ako ng vitamin E. Directly ko siya nilalagay sa face ko. Kasi yun yung suggestion ng boyfriend ko na ilagay ko siya directly sa face. At the same time, umiinom din kasi ako. Yung gamit ko dati is Myra E. Pero kasi gusto ko yung hindi madaling na umubos. Eh, nag-change ako to Kirkland. Kasi madami siyang laman, diba? Medyo mahal siya, yes. Pricey, pero worth it naman. Kahit ilang pang vitamin E ilagay mo sa face. Kung hindi ka mamaworry. Dati nilalagay ko siya sa whole face ko. Ngayon sa affected area na lang. Ay, ginagamit din akong moisture cream gel, pero ubos na kasi siya, kagabi lang siya naubos. Kaya ito na yung last steps ko, always naman ito eh. So guys, drink a lot of water also, it helps a lot, mas naging hamahay yung skin natin.